Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga usa o deer sa Ingles ay isa sa mahalagang hayop sa ecosystem dahil sila ang nagsisilbing pagkain ng mga predator. Madalas silang huntingin ng mga big cats gaya ng tiger o di kaya ay barilin ng mga hunter. Pero ang hindi ninyo namamalayan ay ang ganda ng kanilang pamilya. May 60 species ng usa sa mundo na kabilang sa pamilya ng Cervidae. Kaya naman for this episode, isa-isa nating kikilalanin ang mga amazing deer sa buong mundo at mga bagay na ngayon mo lang matutuklasan tungkol sa kanila. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Number 1, Moose. Ito ang pinakamatangkad at pinakamabigat na usa sa mundo. May tangkad ito na 7.8 feet at kayang tumimbang ng 700 kilos. Dahil sa kanilang mala dinosaur na laki, ilang beses na itong nag-viral sa internet. Marami kasing tao ang hindi makapaniwala sa sukat ng hype na to. May kita sa video ang higanting moose na naglalakad sa gitna ng kalsada. Sa bawat pagdaan ng mga kotse, may kukumpara mo kung gaano katangkad ang hayop na to. Malaki rin ang kanilang sungay na may lapad na 4 na talampakan. Delikado ang hayop na to at hindi mo dapat lapitan dahil palaging mainit ang ulo nito sa sinumang hayop o maski tao. Buti na lang at makikita lang ito sa mga bansa gaya ng Canada, Alaska, Russia, Poland at Kazakhstan. Kung wala kang ideya sa boses ng moose, ito at pakinggan mo. Number 2, Pudu. Mula sa pinakamalaking moose, ito naman ang pinakamaliit na usa sa mundo. Ito ang pudu na makikita sa South America. Sa tuwing nakatindig, may taas lang ito na 14 inches. Mas matangkad lang ng kaunti sa iyong ruler. May bigat lang ito na 6 na kilo, mas magaan pa sa timbang ng Philippine Eagle. Dahil sila ay bulilit sa gubat na puno ng predator, nag-evolve sila na may matalas na paningin. Kaya nilang makita ang sino mang lalapit sa kanilang likuran kahit di umiikot ang kanilang ulo. Meron din itong night vision kaya malinaw pa rin ang paligid kahit anong oras sa gabi. Malakas ang kanilang pangamoy at mabilis nilang nasasagap ang amoy ng mga tao kahit sa layo ng 40 feet. Matalas din ang kanilang pandinig na kahit kaluskos ng dahon ay sapat na para magpa-alarma sa hayop na to. Number 3, Reindeer. Sumikat ang mga reindeer dahil sa kwento na ito raw ang katuwang ni Santa Claus sa pamimigay ng regalo tuwing Pasko. Espesyal naman talaga ang mga reindeer dahil sila lamang ang species ng usa na matagumpay na napaamo ng mga tao. Yup, ang mga reindeer ay ilan lang sa kakaunting hayop na mapayapang mamuhay kasama ng mga tao. Sa mga lugar gaya ng Minnesota at Alaska, dito ka makakita ng farm na nag-aalaga ng ilang libong reindeer. Pinapalaki rito ang mga reindeer at pag umabot na sa tamang edad, kinakatay nila ito para ibenta ang karne. Ang pagkain kasi sa karne ng reindeer ay matagal ng tradisyon ng mga tao rito simula pa noong unang panahon. Sa bansang Finland, pinipinturahan ng mga farmer ang sungay ng kanilang alagang reindeer para hindi ito masagasaan ng kotse. Number 4, Japanese deer. O ito, isa pang deer species na sanay makiminggil sa mga tao. Ang mga Japanese deer ay pinagbabawal na saktan dahil sa paniniwala na ito ay sagradong hayop. Dito sa Nara Park, Japan, pwede kang maka-face to face sa magagalang na Japanese deer. Sa tuwing nagbabaw ang mga tao sa harap ng deer, nagbabaw din pabalik ang mga deer. Hindi lang pala mga tao ang madisiplina sa Japan, kundi maski ang kanilang mga hayop. Mukha nga namang espesyal ang usa na to dahil na rin sa sila lang ang hayop na marunong magbaw sa tao. Kaya naman ang mga tao rito ay malayang nagpapakain sa mga usa kapalit ng magalang na baw ng Japanese deer. Dahil dyan, sumikat ang Nara Park dahil sa natatanging hayop nito. Kung wala kang ideya sa kanilang boses, eto at pakinggan mo.
Number 5, fallow deer. Isa ito sa pinaka-eleganteng usa sa ating list at pinakamadalas makita sa Europa. Sila ang usa na madalas mong makita sa mga kwento gaya ng Snow White at iba pang fairy tales. Isa sa maganda nitong katangian ay ang kanilang sungay. Tuwing buwan ng Mayo at Agosto, tumutubo ang kanilang sungay na may haba na isang talampakan. Importante ang sungay sa mga lalaking fallow deer dahil ito ang kanilang paraan para mang-akit ng babaeng usa. Mas malaki ang sungay, mas maganda sa paningin ng babae. Ang malaking sungay kasi ay sumisimbolo sa magandang kalusugan ng lalaki na pwede nilang ipamana sa magiging anak. Kinagamit din nila ito pantaboy sa ibang lalaki na kaagaw nila sa atensyon ng babae. Kung wala kang ideya sa kanilang boses, ito at pakinggan mo. Number 6, Central Asian Red Deer. Sa lahat ng deer species, ito na ata ang pinakamaingay. Ang malalaking red deer o stag ay mahilig gumawa ng ingay upang tawagin ang atensyon ng mga doe o babaeng red deer. Ang kanilang sigaw ay kayang marinig hanggang sa layo na 1 kilometro. Makakita ka lang nito sa kapatagan ng Central Asia kung saan madalas itong huntingin ng mga tao. Ang mga hunter ay nagsusuot pa ng kahil na jacket dahil colorblind ang mga usa. Hindi kasi nakikita ng usa ang kulay kahil, kaya parang invisible sa mata ng red deer ang sino mang nagsusuot ng kulay orange. Kada taon, libu-libong hunter ang dumaray sa Central Asia para lang makahuli sa kawawang hayop na to. Number 7, Chital. Ito naman ang magandang usa na makikita lang sa Indian subcontinent at mabilis mong makikilala dahil sa kanilang spots o batik sa katawan. Importante sa mga usa ang batik sa kanilang balat dahil gamit nila ito bilang camouflage. Maski ang mga batang chital ay meron ding batik. Kakaiba ang mga fawn o yung batang chital dahil wala itong amoy di gaya ng ibang hayop. Sa ganitong paraan, naitatago ng mga nanay ang kanilang anak sa mga gutom na predator. Alam mo ba na kahit 10 minuto pa lang ang nakalipas simula nang sila ay isilang, ang mga fawn o baby chital ay marunong nang tumayo? Inaalagaan ng mommy deer ang fawn sa loob ng 1 hanggang 2 taon para maging handa ang batang usa na mamuhay mag-isa. Number 8, Philippine Mouse Deer. O ito, isa sa pinakamalapit sa puso ng mga Pilipino. Mas kilala sa tawag na pilandok, ang mga mouse deer ang pangalawa sa pinakamaliit na usa sunod lang sa pudu ng South America. May 6 na species ng mouse deer na nagkalat sa Southeast Asia, ngunit ang mga pilandok ng Pinas ay makikita lamang sa isla ng Palawan. Mahalaga ang papel ng mouse deer sa ecosystem dahil nagiging pagkain sila ng malalaking predator gaya ng sawa at agila. Sa tuwing kumakain ito ng prutas, ikinakalat naman nila ang buto ng prutas sa buong gubat at hahayaan ito upang tumubo. Maraming puno sa Palawan ang tumubo dahil sa pagkalat ng mga mouse deer. Nakakalungkot nga lang isipin na malapit nang maubos ang kanilang populasyon. Madalas kasi itong huntingin ng mga tao para sa kanilang karne at leather. Hindi pa tiyak kung ilan na lang natitirang pilandok sa Palawan dahil kada taon, pahirap na ng pahirap ang makakita nito sa gubat. Number 9, Visayan Spotted Deer. Sino mag-aakala na meron palang ganito kagandang usa sa isla ng Visayas? Sayang lang dahil mukhang mauunang maubos o ma-extinct ang kanilang lahi bago pa man ito lubusang makilala ng mga Pinoy. Gaya ng mouse deer, ang mga hunter ay masugid na inuubos ang kanilang pamilya para sa kanilang karni. Ayon sa datos, meron na lamang 700 individual ng spotted deer na nagtatago sa Panay at Negros. Maliban sa mga hunter, ang deforestation o malawakang pagkasira ng kanilang tahanan ang pinakamalaking problema na kinakaharap ng ating mga native animals. Ngayong nakilala mo na meron palang mouse deer at spotted deer sa ating bansa na malapit nang maubos, sana ay ipakalat natin ang social awareness at pangalagaan natin ang mga hayop para maabutan pa sila ng susunod na henerasyon. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Cyrus James Season,
Gadget Warrior, JP Dooma at TV, Rance Jurimar, Mark Pahe, Ivy Basila, CJ Cabrera, at Eman Florendo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!